pag-open talaga ng elevator, babae po. Nagulat nga ako eh. Ang sakit na may bukol pa ako nun. Meron. Saan po? Ang sa likod lang natin. Matayo yung buko. Taong 1941, itinayo ang Manila City Hall. At sa loob ng mahigit 7 dekada, ito ang naging sentro ng pamahalaan at kalakalan sa Maynila, pati na ng iba't ibang mga makapanindig balahibong kwento. Ako po si Cristobal Hermosura, 62 years old, 32 taon na nanunungkulan sa Manila City Hall. Nung unang salto ko rito, ang nakita ko sa City Hall ay ang pintura niya ay kulay puti. Kahoy-kahoy pa yung mga opisina. Yung mga pasilyo dito sa loob ay mahaba. 5:30 pumapasok na ako sa City Hall. Yung lumang radyo na yung may FM, nagbubukas yun. Doon na ako yung nerdo. Tatayuan na nga yung ano ko eh. Magmamadali ako maglinis. E minsan hindi ko na nga pinapalister eh. Ang Manila City Hall po ay pinakamaraming empleyado, pero hindi sila lahat nabubuhay. Nung ginawa kong panggabi ng happy namin, pagdating ng third floor, nakbusan, nagbubukas, wala naman pumipindot. Sinisilip ko kung meron nagpipindot, wala naman. Isa sa mga empleyado, pumasok ng elevator. And then, kinalabit ako. Sabi sa akin, Manong, ilan ba tayo rito? Tatlo lang tayo ah. Hindi, meron pa akong kasama akong pumasok eh. Oh, wala naman ako nakikita. Meron na. Best friend! Baba na kayo! Tawag ko sa kanila, best friend. Huwag mo naman ako takbutin. Sige, aawayin kita. Pampalakas loob po lang eh. Ako si Evangeline Arpon Biscara, 30 years ng empleyado sa Department of Assessment as Assessment Clerk. Nag-overtime kami November 1 mismo. Naghahabulan yung dalawang bata, isang batang lalaki,
sa batang babae, siguro mga age mga 7 to 9, namataas yung balahibo ko. Baka nagparamdam yung mga bata. Meron akong kandila sa drawer ko. Nagtirik ako ng kandila mismo nung gabi na yan. Ako si Rowena Sibug. 26 years in service dito po sa Manila City Hall. Nung na-hire na ako dito, mas madalas dito sa Tower Clock. Kung ikaw po kasi ang talagang pupunta dito noon, ano yan, sira-sira na po yung hagdanan. Talagang halos pwede ka na malaglag. So, 12:30 po ng tanghali yun. Nilinis po namin yung third tsaka yung fourth. Tapos nung nakapagwalis na po kami dun sa taas, nagpahinga po kami dito sa bandang third. Kuno! Magbiro man, makikita at makikita ko. Pero wala po eh. May nag-taping po dito. 24 hours yung nangyari yon kasi tatapusin na nila yon. Sila po yung siniservisa namin. Ang ano po nila, ginagalawan lang hanggang second floor. Kaya lang nung time na yon, umakyat po ng fourth floor yung elevator. Hindi ko alam kung paano ko i-stop siya. Pag-open talaga ng elevator, babae po. Talagang ano, nagmadali ako kung paano ko may sasara agad yun. Yung pagbaba po ng ground floor, yun, nagsisigaw na ako. O yan, ganito mother ha, para makauwi tayo na maaga, hahatid na trabaho. Ako nga pala si Lorena Rustata Silmar, isang taon na mahigit nagsiservisyo dito sa City Hall. Second floor maglilinis, ulang sa third floor, go! Bye! Lagi akong nagsasign of course talaga ako. Ayoko na talaga pumasok na sa second floor na yun eh. Nagpasama ako ng ano, kasama namin medyo bakla. Nakatayo lang ako sa gilid. Nagulat nga ako yun. Sakit na may bukol pa ako nun. Ang sobrang lakas ang pagkaunto. Hindi ko nga alam kung bakit galit siya sa akin eh. Kinatitirikan daw ng Manila City Hall, di umano, libingan noong panahon ng mga Kastila. Kumalat din noon ang balita na ang porma ng building maihahalin tulad sa hugis ng kabaong.
Si Antonio Toledo, ang kanyang estilo ay neoclassical. So pamamagitan ng estilong neoclassical, pinapakita ng mga Amerikano na piniprepare tayo sa pagiging isang demokrasya. Na-bisect ang Maynila sa plano ni Burnham into different sectors. So there's a radiating boulevard, no, na nag-originate sa Luneta. Kaya kung makikita natin, ipinilit na magkaroon ng ceremonial long axial boulevard, no, na nag-terminate sa post office. So as a consequence of that planning, naging trapezoidal, no, yung lote na kinatatayuan ngayon ng City Hall ng Maynila. Natapos ito noong 1941 at wala pang isang taon, sumiklab ang kalawang digmaang pangdaidig. Dahil sa strategic na posisyon nito sa landscape ng Maynila, so dito ang lookout tower, no, ng mga Hapon. Isa ito sa mga pinaka-devastated na building, no? Kasi yung clock tower nga, mataas ang posisyon niya. Ito yung pinaka-tinira ng Amerikano nung digmaan. So maraming namatay at naging headquarters din ito ng, ano, ng mga Hapon. Isa sa pinaka-nakakapangilabot, yung makita mo yung larawan ng mga babae, kung paano tinatapyas yung dibdib nila. Maliliit na bata, nakahandusay na lang. Ako po si Rodora Perez Garcia. Sa Department of Assessment po ako. 23 years na ako dito sa City Hall. Bata pa lang ako, malakas na ang pakiramdam ko. Meron mga bagay na nakikita akong hindi nakikita ng karaniwang tao. Yung table ng kasamahan ko, nakita ko yung Hapon, parang general siya. Nakatingin sa akin. Ganun pala, pagka natatakot ka, hindi ka makakakibo. Alam mo, ginawa ko na lang. Nagdasal ako sabay pikit. Pagka hindi nila gusto yung maakyat, ganyan po, nahuhulog ang libro. Kita mo naman kanino, lumakad tayo. Lahat halos ng madaanan natin. Parang may mga nakatingin sa atin. Pasilyong ito ho. Meron. Saan po? Nasa likod lang natin. Likod namin, likod niyo? Likod ko. Kumatayo yung buhok ko. Malayo siya. Babae siya. Ayoko na. Nakatingin lang siya sa atin. Ganyan ako. Ayoko. Pagka ano, ayoko meron nakikitang ganyan. Naiiyak ako. Dinadaan ko sa dasal. Dito ko siya nakita, na nakatanaw siya sa atin. Liko na. Ito. Ramdam mo. Ang lamig, oh. Dito tayo ngayon sa entrance ng clock tower ng Manila City Hall. Habang lumalapit tayo sa may hagdan, tumataas yung attraction ng, ano, ng energies. Bumibigat sa pakiramdam. Somewhere there, sa area na yan, dito, mayroon akong nakitang silhouette ng soldier. So para silang tatlo or apat na sundalo. Yung mga hallway naman na dinaanan natin, from time to time may mga tumatakbo, may mga dumadaan, may mga anino. Mayroon akong nakitang bata, kaya lang mayroon siyang mga sakit sa balat. Nagulat lang ako kung saan nandun yung mga books. Mayroong babae na poltergeist. Kaya na niyang pagalawin yung mga libro. Ako po mauna ha, kasi andyan siya. Ayan na, naiba na yung temperature. Bakit ka ba nagagalit? Sumisigaw? At hindi to siya nagguwawala. Sinasabog niya to. Dapat yan kayo sa spot niya. Huwag niyo pong pipigilan kung ano yung gusto niyong sabihin ha. Kasi lalabas at lalabas yan. Gasalita siya. True you.
Anong gusto mong sabihin sa amin? Bakit ka naririto? Sagutin mo ako, bakit nandito ka? Tulungan mo! Paano kitang tutulungan? Sabihin mo sa akin, ano nangyari sa'yo? Hirapan na ako. Matagal na to. Trap na siya dito. Kailangan ko ng kandila. Hindi ito makakawala. Hindi ito titigil kasi. Hindi siya makawala eh. Matagal ka na dito? Gusto mo nang umalis dito? Nahihirapan ka na ba? Tatawid kita. Sumunod ka sa akin. Sa mga oras mo ito, pinubuksan ko ang lahat ng sin. Patungo sa liwanag. Ate? Ate? Ate Dudes? Ano nang nararamdaman mo ngayon, Ate Dudes? Nalalambot ako. Minigatawan ko. Gusto niya sabihin, para siyang nirape. Tama. Totoo, te. Tinapon siya dyan sa may dating lugar dito na talahiban. Matagal ka na dito? Ang stress kasi kapag ito ay negatibo na epekto sa katawan ng tao, hindi lang siya physical, kundi mental din. Pag ganito mangyayari, ay pwede ka magkaroon ng mga delusions. The mind is so powerful that when the mind thinks, the body feels. Yung multo na yan, ang akala ng mga tao ay human spirit na nandito pa, aali-aligid. Ang kaluluwa ng taong namatay pupunta sa eternal destination, be it heaven or hell. So, sino pala yung nagpaparamdam? Ang nagpaparamdam ay demonic spirit na nagpapanggap na human. We are dealing with demons. Ang demonyo ay demonyo. Kapag ka may mga nagpaparamdam man na mga masasamang spirito, napaka-importante na mayroon kayong relationship kay Jesus. Tiyakin mo, si Jesus ay iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa clip na ito, ang gumalaw po sa video ay isang box. Maaring may taong gumalaw dito, may kinuha siya, maaring puntahan ng tao sapagkat may mga bagay pa doon. Pero kung pagbabasehan natin ang bigat nitong kahon, hindi ito kakayanin ng isang daga at hindi ito kakayanin ng hangin. Karaniwan na ang espiritong to ay tinatawag ko minsan na poltergeist, evil spirit na may kakayahang manakot at manakit ng tao sapagkat kaya nilang gumalaw ng isang bagay. Sa ngayon, wala tayong anumang masamang pakiramdam, wala tayong nakita, at wala tayong naranasang anumang masamang mga senyales na meron talagang mga espiritu. Pag kami mga ganyang nararamdaman sila, tumatawag na agad ng pare at nagpapamisa po kami dito. Huwag kayo matakot na magtungo dito. Feel free to visit your city hall. Lahat naman ho kami dito friendly to the constituents. Kung meron man at wala, hindi ka dapat matakot dito sa Manila City Hall. I-respect mo yung lugar. Wala naman sa building yan eh. Wala naman sa hugis yan eh. Nasa mga tao yan na nagtatrabaho. Hindi nangangahulugan na porke ang isang gusali ay luma na eh dapat na itong panahanan ng mga masasamang spirito. Kung yan ay isang demonic spirit, ang dapat na gawin doon ay palayasin. At simple lang yon. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. You can use the name of Jesus if you have a relationship with Jesus as Lord and Savior.